Yo, hello, what's up mga ka-vlogs? Me again, I'm back Stop TV channel po. So guys, pasensya na, natagal lang bago tayo nakapag upload na naman ng bagong videos dahil sobrang busy namin this week sa mga nagdaang linggo. Dahil talagang puspusan dahil pa summer na, isa sa mga busy yung company namin kapag summer season na. Talagang hataw yung company namin ngayong month na to. At dagdag factor na rin guys, meron kaming bagong isang Nepal. So ayaw kumuha ng amo namin ng Pilipino dahil nagtitipid siya dahil ayaw niya magbayad ng cook minyong gum. Parang ganun yung hinala namin kasi pag nagbabayad kasi sila ng cook minyong gum yung parang SS, kung kinakatasan nila tayo ng 100,000 won a month, bale magdadagdag din siya ng another 1,000 won sa ating account na huhulugan. Bale 1 plus 1. So syempre panalo sa kanya yun, parang ayaw niya kumuha ng Pinoy. Kaya kumuha siya ng Nepal. So yun na nga guys, tinuturuan siya o tinuturuan ko, lalo na ngayon kami lang dalawa dahil nagbakasyon yung kasama kong isang Nepal talaga na nag-overtime, pumapasok kada linggo at Sabado, umuwi siya. So bale pinapasok siya ngayon, sinubukan siya ng amo namin, pero sa akin din nabagsak, sa akin niya binigay. Kaya yung ginagawa ko, tinuturuan ko siya. Ilang beses ko na siyang tinuruan eh, parang siyempre bago, first timer, mahirap talaga, kaya dapat talaga alalayan muna. Hindi yung sigaw-sigawan na yung mga Koreano rito, lagi siyang sinisigawan. Sinasabihan siya ng pahabo, pahabo, laging ganun. Yung pahabo parang tanga ang ibig sabihin sa Pilipinas o sa atin na salita. So anyway guys, gusto ko pong i-congratulation yung mga kabulol natin na napakasaya ko, nababasa ko yung mga comment nila. Although hindi ko pa sila nare-replyan. Yung mga dating naghihintay ng mga magkakaroon ng employer, ma-hired, o nagdadasal na sana eh mapasama yung name nila sa massive selection. So good news talaga, parang almost yata lahat nabigyan na ng employer na hired sila. Nababasa ko kabulol, ito na hired na ako kahapon, ganyan ganyan. So see you soon. Kabulol, sa wakas finally nagkaroon na rin ako ng employer. Ang dami ng mga kabulol na nagkakaroon ng employer at soon magkikita-kita tayo dito sa South Korea. Sa mga hindi pa nagkakaroon, huwag kayong mag-alala. So, kagaya ng sabi ko, back to normal na ang pag-deployment o yung pag-process ng mga aspired EPS factory worker dito sa South Korea, lalo na yung pumasa sa exam, huwag kayong mag-alala, makakapunta rin po kayo rito. Daming mga positive na nangyayari ngayon guys, so baka mapasama kayo sa mga susunod na magkakaroon ng employer. Tiwala lang at hintay-hintay lang guys. So guys, yan, malapit na lang, konting kembot na lang po. Lalo-lalo na yung mga solid natin na kabulol dyan, malapit na kayong makapunta, konting tiis na lang. Kung nakaya yung maghintay ng ilang taon eh, yung pa kayang mga ilang buwan na lang. Guys, this year 2023, so itagaan nyo yan sa kalendaryo o ilagay nyo yan sa isip nyo. Eto na yung matagal ninyong inihintay na magkakaroon kayo ng break sa buhay po ninyo. So eto na yun guys, pag dumating yun, i-grab nyo na. At maidagdag ko lang yung kinukwento ko sa inyo na baguhan na kaka-hire lang ng company namin sa kanya. Siguro 2 weeks na yata siya. So parang nakikita ko yung sarili ko nung dati sa kanya. Nakaka-proud na makita mo yung isang baguhan na dati ikaw yung nasa posisyon niya. So sa dami ng pinagdaanan mo rito, siya pagdadaanan pa lang niya. So hindi talaga biro ang pagdadaanan niya dahil nakikita ko yung attitude niya sa pasigaw-sigaw ng mga Koreano, parang medyo umiinit din yung ulo niya kasi hindi siya sanay sa ganun atmosphere. Yung hindi siya sanay sa ganun surrounding niya, lalo-lalo na siguro sa dati niyang pinasukan na trabaho, walang ganun. Sumisigaw, lagi siyang tinatawag na pahabo, hindi maaalis niya sa mga matatandang Koreano, lalo na sa ganitong trabaho namin. So napakahirap ng trabaho, bawal yung uunga-unga dito, gusto nila pag naisip nilang ipagawa sa'yo, dapat makasunod ka, makasabay ka, kung hindi ay shiba-sikyang maaabutin mo talaga. Yan lang ang pangit na ugali ng mga matatandang Koreano rito na nakasama namin. So siyempre nakakaano din sa sarili yung bang nung panahon na ako yung nasa sitwasyon niya, nangangapa, so hindi ko alam kung matatapos ko yung kontrata ko, may kasamang pangamba, nervyos, takot dahil panibagong culture yung pinuntahan ko, salita, pagkain, weather, lahat, baas in bago kahit na may mga kapwa Pilipino ka o ibang lahi na kasama. So iba pa rin talaga yung
nasa Pilipinas ka nagtatrabaho, yung confidence mo at saka yung kampante ka. Pero yun nga, kagaya na sabi ko, parang nagiging proud ako sa sarili ko dahil ako nakayanan ko yung ganong katagal at siya sana makayanan niya. So sa mga kabulol natin na papunta rito, ganun din yung magiging expression o no, yung magiging sitwasyon po ninyo. Mahirap talaga kahit saan anggulong tignan. Kaya sabi ko sa inyo, yung hirap, nasa umpisa lang talaga yan. Pero kapag nandito ka na, tumatagal ka na, nakakailang buwan ka na, unti-unti ka nang makaka-adapt at masasakyan mo rin yung mga ugali ng mga Koreano rito. Hindi biro talaga ang tuparin yung mga pangarap natin. Akala lang natin, pag nakapunta na tayo dito o nakapunta na kayo dito, madali. Yung makabili ka ng bagong iPhone, makabili ka ng bagong sapatos, bahay, sa pamilya. At ito pa yung nakakalungkot, guys. Ito, reality to. May mga Pilipino na umalis tayo dito dahil sa pamilya. Gusto natin silang bigyan ng magandang kinabukasan. Yung mga anak natin na labag sa kalooban natin yung iwan sila. Napakahirap pa lang magpaalam ka sa airport, talikuran mo sila habang alam mo sa pagtalikod mo eh, walang humpa yung pagtulo ng luha ng mga mata nila sa kakahiyak dahil mamimiss ka nila at mamimiss mo rin sila. Yun ang pinaka nakakalungkod na pinaka sad moment bilang isang OFW. Ngunit maraming mga kababayan natin kapag nandito na parang nalilimutan nila yun kapag unti-unti na silang nakakapag-adjust, nasasanay na sila na parang buhay independent, in short, buhay dalaga o buhay binata na sila. Walang nagbabawal o walang bumabawal sa kanila kung ano man yung mga bagay na gusto nilang gawin, nagagawa nila o gusto nilang gawin. So doon na pumapasok yung minsan yung kadahilanan, yung katwiran o yung reason bakit ka umalis ng Pilipinas dahil sa pamilya mo. Minsan, nandahil din sa pag-alis mo, yun din ang magiging hudyat ng pagkawatak ng pamilya mo o pamilya ng iba. Dahil yung kasabihan na umalis ka dahil sa pamilya mo, yung iba humalis sila para masira ang pamilya nila. So, nagiging ano lang ako, practical guys. So, sana pagka gano'n na nangyari guys, huwag naman sana. Dahil hindi ka makakabot sa finish line na tinatawag na success o tagumpay pag sinamahan mo o hinaluan mo ng gano'n. Dahil nagwa-broad tayo rito para sa kanila. Hindi para bumuo o gumawa ng isa pang pamilya. Tandahan natin lagi, di baling wala kang naipon, basta't ang importante, buo ang pamilya mo. Magkakasundo kayo, lalo na yung asawa mo. Nagkakaintindihan kayo sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Dahil nabuhay tayo rito para sa pamilya. Ang sarap pag natapos mo yung kontrata mo, uuwi ka ng Pilipinas. Buo yung pamilya mo. May sasalubong ng mga anak, mga bata sa'yo, yung mga anak mo, asawa mo, tuwang-tuwa at proud. At proud ka rin sa kanila. Kaysa sa umuwi ka, ang dami mong pera, ang dami mong ipon, ngunit wala ka naman palang uuwihan. Sabi nga nila, aahanin mo ang damo kung patay na yung kabayo. Nagigets nyo pa yung ibig ko sabihin, mga kabulol? Kasi marami kasing mga kababayan natin na ganyan ang naging nakasanayan ng iba. Ipagkumpara nyo po yung skill test ng Japan kaysa sa Korea. Alin ang mas mahirap aralin dun? Pero ito, wala na yung skill test natin sa Pilipinas. Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, nakakabilib din yung mga Pilipino, talagang napaka-talented ng mga Pilipino. Kahit anong lingwahe pa yan, kaya nilang aralin. Pero yung mga ibang lahi, lalo na yung mga Koreano, ang hirap daw ng salita ng Pilipino. Pero sila, kaya natin sabihin o kaya natin gamitin yung salita nila dahil pinag-aralan natin. Pero sila, English lang, hirap na hirap sila. So, pakita ko sa inyo guys yung mga skill test ng Japan. Kasi isa sa mga kaibigan ko, barkada ko pa, eh nag-aaral siya kasalukuyan sa Japan upang nag-a-apply pala siya sa Japan. I mean. So, isi-share ko lang guys. Hajimashite. Watashi wa arushibide erabareta wadakidu kinsetsu no kishishin. Imero era to moshimasu. Imero to yonte kudasai. Nijugosai de dokshin desu. Kyodai ga gozaimasu. Kyodai de sueko desu. Filipin kara kimashita. Watashi no shumi wa uta koto desu. Kore kara shoma ni narimasu. Towa ni sanen kan no aida ni miwa ko kake na yo ni nihongo shikari benkyou shite. Kaisha ni ichinichi demo hayaku shigoto wo tayore ni naru yo ni shoukoumei gambarimasu.
Dozo yoroshiku onegai itashimasu. So nakita nyo guys, di ba ang galing ng mga Pinoy talaga. So yun guys, kagaya na sabi ko sa inyo guys, sa mga nasa Pilipinas pa lang, tawag dito, lagi nang sinasabi ng mga magulang natin nung bata tayo, hindi ba pag kumakain tayo dapat sabay-sabay? Hindi ba? Tapos lagi tayo pinagsasabihin ng mga bata tayo, huwag tayong matigas ang ulo. Bawal magkasakit, mag-aaral ng mabuti, magdasal na sabay-sabay, magsimba ng sabay-sabay. Dahil dadating pala yung araw, tulad nyo, tulad ko, kakain ka na lang na mag-isa. Magtatrabaho kang mag-isa, sisimba kang mag-isa. Dahil pagdating ng araw pala, kailangan mo silang iwan. Kaya ngayon na naiintindihan ko yung mga laging sinasabi ng mga matatanda sa akin nung bata ako. Hindi sila kakain ng kulang kami. Dapat buo, kumpleto. Yung pala yun. Kaya kayo habang nasa Pilipinas kayo guys, i-cherish nyo o i-grab nyo, samantalay nyo yung mga panahon na kasama nyo yung mga pamilya po ninyo. Dahil pagdating ng araw, ngayon pangarap mo makapag-abroad. Makapag-ibang bansa. Pagdating ng araw, matagal ka na sa abroad, lalo na napunta ka pa sa mga bansang malalayo tulad na sa Middle East. Taon talaga bago ka makauwi. So, pangangarapin mo naman makauwi at makasama yung pamilya mo sa Pilipinas. So, ibig ko sabihin guys, sa mga aspirant na nandyan pa lang, sa Pilipinas pa lang, samantalay nyo na yung pagkakataon, yung time na kasama nyo yung pamilya nyo dahil talaga napakahirap na malayo sa pamilya. Dahil nasasabi lang natin na lahat, kakayanin ko, ganyan-ganyan, pagdating ko sa Pilipinas para sa kanila. Nasasabi nyo lang yung kasi wala kayo sa sitwasyon na nagtagal kayo o matagal na kayo sa ibang bansa. Walang lalaki na hindi tumulong luha dahil sa pagka-homesick sa pamilya, sa mga anak, lalo na, siyempre sa mga magulang. Kaya, ganyan lang ang buhay natin guys. Magiging bata ka, pagdating ng araw tatanda ka. Pagdating ng araw magkakaanak ka, magiging magulang ka. Parang umiikot lang yung cycle ng buhay. Pansinin nyo, kaya nabuhay tayo, may mission tayo, may mga dapat tayong gawin, dapat nating talagang pagtuunan ng pansin. Maging kontento tayo sa mga bagay na meron tayo. Matanda na tayo, tumatanda na tayo. So, wala na tayong sapat na panahon pag nakagawa pa tayo ng pagkakamali. Wala na tayong sapat na panahon para itama pa yung pagkakamali natin dahil kagaya nga sabi ko, matanda na tayo. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba, nung bata ka, kaya lapis ang ginagamit natin para kapag nagkamali ka, pwede mo pang burahin. Ngayong matanda na tayo, ballpen na yung ginagamit natin. Kaso pag nagkamali na tayo, hindi na natin kayang burahin. Kaya, parang ganun lang guys. So ang ibig ko sabihin dito, magseryoso na tayo. Eto na yon. So i-grab na natin to. Para pagdating ng araw, ano man ang mangyari sa atin, alam natin sa sarili natin, ginawa natin yung part natin. Bilang magulang, bilang tatay, bilang nanay, sa mga mahal natin o pamilya natin. It's all about family guys, ang buhay para sa akin. Kanya-kanya tayo ng opinion sa buhay, pero ako talaga, ang weakness ko talaga, ang pamilya ko. Sila yung kahinahan ko. At ang aking lakas, sila rin naman. Sa kanila ako humugot ng lakas bawat araw na minuto ng buhay ko rito. Dahil sa isang ngiti lang nila, sa tawa lang nila, at saka makita kong maayos yung kalagayan nila, sapat na sa akin ng pawi na yung pagod na sakit ng katawan na nararamdaman ko sa sarili ko. So guys, medyo makabagbang damdamin yung mga sinasabi o sinishare ni Kabulol ngayon. Kasi ayoko lang kasing mapalitan yung ngiti at liwanag na nakikita yung pag-asa sa buhay nyo ngayon. Nasa Pilipinas kayo, nagka-employer na kayo,
So, baka pagdating dito kasi pwedeng mabago yung pananaw nyo sa buhay. So, pinapaalalanan ko na kayo. Dahil yun nga, 11 years na ako rito. Ang dami ko na nakita ang mga Pilipino. Although, hindi naman ako professional. Hindi naman tayo perfecto. Nagkakasala din tayo. Pero ako naman, alam ko limitahan yung sarili ko. Pagdating sa pamilya ko talaga, lahat wala akong hindi kakayanin. Hindi man ako perfectong ama, perfectong asawa. But I do my best. I give what I can. English yun guys ha. So binibigay ko kung ano yung kaya kong gawin. Walang salitang mahirap sa akin kung hindi ko kasi sinusubukan eh. Yun yung prinsipyo ko sa buhay. Sinasabi nilang mahirap, paano nila nasabi? Sinubukan na ba nila? Yun yung lagi ko sinasabi sa sarili ko eh. Ako yung taong mahilig sa challenges. So, yun lang ang sinyal ko sa inyo guys. Pasensya na kayo sa video na to dahil talagang nabisi si Kabulol. So, again, inuulit ko po guys. Congratulations po sa lahat ng solid Kabulol dyan. God bless po sa inyo lahat. Good luck. Stay safe, stay positive, stay motivated, and be inspired always. Kung ano yung positivity nyo sa katawan, sa isipan po ninyo, yan ang magdadala sa inyo sa mga minimiting pangarap po ninyo. Although, kagaya na sabi ko, yan, may progress na. So, meaning, pwede ka na o papunta ka na sa pangarap mo. Kaya, tiwala lang. So, bago yan guys, gusto ko muna mag-shoutout pala. Baka malimutan natin. So, gusto ko pong shoutout si Neil Khaled Daler. Neil Khaled Daler, salamat po. Shoutout Kabulol, God bless you po. Salamat din po sa inyo. Tsaka Glenn Oracion Lodge, nakapasa ako sa exam. Kita-kit sa Korea. Wow! Isa na naman Kabulol to. Sabi ni Glenn Oracion. Christoph TV Channel, dahil din sa isa ka sa mga inspired sa amin, maraming salamat po. Oh, welcome po. Maraming salamat din po. At may natututunan po kayo sa mga bagay na sinishare ko po sa inyo. At kay ANB Vlogs, solid Kabulol ako, idol. Sana ma-shoutout mo ako sa susunod na video mo. Salamat. Kaya, Sir ANB Vlogs, special shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pag-support sa mga video na ginagawa ni Kabulol. At kay Noel Loy, kumusta na idol, pa shoutout po sa susunod na video mo po, hehe. Sana pala rin ako sa pangarap ko at may pasa ko lang ang exam. Third batch po ako, hehe. Oh, good luck sa'yo, Sir Noel Loy. Congrats sa'yo. So, konting kembot lang, magtiwala ka at makakapasa ka. Magtiwala ka na makapasa ka, maniniwala ka sa sarili mo, yun ang number one, makakapasa ka. At magdasal ka bago ka umupo at magumpisa at mag-take ng exam, okay? Nula ka lang, ha? Huwag kang mag-nervyos, easy ka lang, cool ka lang, at take one at a time. Huwag kang mag-apura para masagot mo lahat yung mga exam mo. At hindi man, pero kahit papano eh, yung mga bagay na alam mo, unahin mo yun. Huwag mong iiwan na blanco yung papel mo kasi mas mahirap yun. Kung iiwan mo, automatic wrong yun. Eh kung medyo sumagot ka kahit hindi mo lang, baka machambahan mo. Chambay ni Dan tawag doon. So again, Noel Loy, congratulations. Congratulations. Good luck sa pagtitik mo na exam. Shoutout sa'yo. At kay Marvin Ian Caray. Sir, kakapasa ko lang po na exam last week. Ang laking tulong po sa akin ang pagiging positibo mo sa buhay. Inspired po talaga ako and now isa akong ganap na passer. Thank you, Lods. Wow! Nakakapagbagdamdamin naman yung mga sinishare ng mga solid Kabulol natin. Marvin Ian Caray, good luck po sa inyo and God bless. Sana ay matupad lahat ng mga pangarap na minimithi mo. Konting tiis na lang at makakapunta ka na, makakatapak ka na sa tinatawag na kimchi land. So yan guys, kagaya na sabi ko sa inyo, kapag may umpisa, may dulo. Ay, tumatanda na si Kabulol, ang sakit na yung likod natin. So eto, may pasok pa ako bukas. So, pupunta pa ako ng supermarket dito, lalakarin ko na lang. Mamamalingki tayo, kakaw lang namin. So guys, pasensya na muna sa video ha. Random videos lang itong ginawa ni Kabulol ngayon. Gusto ko lang kayong kumustahin at i-update. Siyempre, namiss ko po kayo kahit hindi po ninyo ako namimiss. So again guys, kita-kits po tayo sa susunod kong gagawing video. Ito po muli si Christoph TV Channel, ang inyong pambansang Kabulol o yung Bulol dito sa South Korea sa EPS Factory Worker. So guys, lagi yung tatandaan, mahirap man pero posible. Walang mahirap sa taong may pangarap at decidido umasenso at umangat sa buhay. So, God bless guys. Stay safe. See you again on my next video. Annyeonghaseyo. Liligo na ako.